Hello guys, welcome na naman sa ating vlog. For today's video guys, magre-refer po tayo ng power supply adapter ng Nikon DSLR charger ng battery. So ayan po, titesting po natin guys. Ayan, hindi siya gumana guys. So ang problema po ay walang power. Ayan, inulit ko guys, wala pa rin. So check natin sa tester natin na digital tester, dapat nakaset yan sa AC, alternating current, select AC. So dapat lalabas yan is 220 volts. Ayan, lumabas nga 220 volts. So okay yung plug. So may problema ang unit mismo, charger. So bubuksan po natin guys. Pero bago po natin buksan ang unit guys, check po natin ang battery kung may boltahe. Minsan kasi sa battery lang na yan. So ayan, wala. Ayan, oh, may 7 volts, 7.4 volts. So yung charger nga ang problema. So bubuksan po natin guys. Gumamit lang kayo ng cutter at dahan-dahan lang, baka mas masusugatan kayo guys. Ayan. Ayan, ang cost pala nito, kaya po pala nasira itong charger, sabi na mayari ay nabagsak po ito lagi, nababagsak po siya lagi. So lahat po na may mga ganitong charger o kahit anong charger man, iwasan po natin na mabagsak ang charger dito, charger natin, kahit anong charger. Kasi ang lahat ng component po sa loob ay naaalog. Once na maalog po yun, magkukos po yun ng damage, and then magkakaroon po ng shortage circuit or shortage component. So yun po ang cause ng shock yung nababagsak po. So check natin guys yung primary at saka yung secondary ng circuit board, kung may pumapasok po sa primary or sa secondary. So primary muna tayo guys, titignan ko kung may problema ang circuit, may putol o sunog man. So yan, ginamitan ko lang guys ng magnifying glass. So may nakikita po ko parang mga putol. Ayan, putol yung circuit. So gamitan na natin ng tester at isasaksak po natin. Ingat lang guys, baka makuryente kayo. Ayan, para lang po ito sa mga marunong po mag-repair ng charger o marunong sa basic tools. Ayan, ayan, ayan guys, nag-cause nga ito ng pagkasira ng circuit dahil sa pag-alog ng components. Ayan, nire-resolve ko yung mga nag-lose contact at yung mga circuit na naputol, dinajumper ko para magkaroon ulit ng connection. So ayan, resoldering. Ayan, so yan ang naging problema nito guys sa charger na to. Wala naman po nasirang components or mga parts, kundi yung circuit board lang, nagkaroon lang ng disconnection ang mga fin or components at yung mga circuit. So chinek ko guys sa natin kung may putol pa. So wala na. So
I-testing na natin, guys. Yes, kailangan hindi muna nakasaksak yan. Baka makakaligtaan nyo na nakasaksak yan. Hawak kayo ng hawak. Yan, guys, ha. Para lang po ito sa mga beginner, sa mga hindi pa nakakalam mag-repair. So, yan. So, check po natin yung secondary. Dapat naka-DC kayo, guys, ha. Ayan, oh. So, yan, oh. Wait lang. Ay, naka-AC tayo. So, ayun, may papasok na lang AC sa primary. Then, punta tayo sa DC. DC. AC pa rin. Ayan, 220 pa rin. So, dapat DC na tayo. DC, ayan. DC ay may boltahin na wait lang. Wala pa rin. Yan. Yan. May 4.9 volts. Ibig sabihin, may 5 volts na siya na output na galing sa primary to secondary. So, i-close na natin or i-testing natin yung battery na naka-insert dun sa charger na yun. And then yan, testing natin kung iilaw. Yan, oh, umiilaw na. Umiilaw na yung indicator, guys. Indicator charging. So, continuous charging na. So, okay na, guys. So, ganun lang, guys, ang pag ganun lang, guys, ang simpleng pag-repair. Una-una, check nyo, guys, yung components kung may damage. At yung mga dapat, soldering din. Check nyo yung soldering kung baka natuklap o natanggal. Check nyo yun lagi. Laging check nyo yun, pati yung circuit. Tapos yung components, baka may mga sunog. Yung guys, so sasara na natin at mukhang okay na ito, guys. So sana shout out sa may-ari na to. Sana wag po ulit ibagsak o para hindi po masira ulit itong unit. Ilagay natin sa maayos na lagayan na hindi mahuhulog. So, hanggang dyan, guys, ang ating vlog for today. So, sana meron po kayong natutunan sa aking vlog. So, maraming salamat po. So, don't forget to subscribe, guys. And click notification bell para lagi po kayong updated sa aking channel at sa aking mga video. So, maraming salamat. Bye-bye!